Para sa inyong confidential fund, para hindi makapag-recruit yung mga NPA, para hindi maging addict yung mga estudyante natin. May nagsabing pilosopong mga kakamping, ano sabi nila? Bakit? Bakit mamanmanan daw ni Sara Duterte yung 8 taong gulang hanggang 18? Bakit daw yan ang mamanmanan sa droga? Hindi po yan ang mamanmanan sa droga. Yung nagbebenta doon sa mga estudyante na yun. Kung wala kang confidential fund at intelligence fund, sino magmamanman doon, teacher? Alam nyo, pinuputakti po ngayon si Vice President Sara Duterte. Alam nyo naman kung bakit, di ba? Siya po ang pinakamalakas na kandidato. So far, ayon sa lahat ng survey, siya yung pinakamalakas na kandidato for 2020 presidential election. Kaya lahat, babanatan talaga siya, no? Mula sa confidential fund. Kahit hindi, nakakatawa nga eh, no? Nung isang araw, sabi ng Makabayan Block, ipapa-impeach nila si Sara Duterte. Kahapon, ano na sabi? Wala raw silang paghanda sa impeachment. Ibig sabihin, sa usapin ng impeachment, ang importante, meron ka man lang ibinibintang. Wala nga silang binibintang kung ano yung kasalanan ni Sara Duterte. Kasi nga po, yung president na po si Sara, kaya ganun gusto niya. Kaya nga, wala naman silang binibintang. Ano yung binibintang nila para ma-impeach ang tao? Ibig nyo sabihin, ang impeachment, ang ibig sabihin ng impeachment, may 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Babaliwalain nyo yung 32 million. Nararapat man lang meron kayong binibintang. Ano yung binibintang nila? Wala. Ano sinabi? Pag-aaralan namin kung ano yung sasampa namin reklamo. Nagsasalita kayo ng impeachment, wala pa pala kayong isasampa reklamo. Di ba? Ano walang ebidensya talaga pa. Hindi nga ebidensya ang pinag-uusapan natin eh. Reklamo nga, wala pa eh. Anong ebidensya ang pinag-uusapan mo? Grabe, ano? Wala pang reklamo, paano ka hanap na ebidensya? Ibig sabihin na, idol, ano sila, galit, ano pag ito, takot na takot sila. Darating ang araw na magiging isang presidente na naman ang Duterte. Yan malamang. Yan ang talagang... Yan talaga punot dulo niya. Kasi... Ay, naghanap sila ng kasi... masama ba ang confidential fund? Tapatin na, yun, direktay na natin. Masama ba magkaroon ng confidential fund? Illegal ba yan? Hindi. Anong problema? Masama yan kung ginamit mo sa ibinulsa mo, ninakaw mo, o meron kang ano, no? Ikinayaman mo yung confidential fund. Yung ba yung binibintang nila kay Sara Duterte? Hindi. Wala silang binibintang. Merong confidential fund, pero sinasabi nila, dapat walang confidential fund. Sino may sabi nun? Dahil walang confidential fund yung dating vice president? Kasalanan ba namin kung hindi lutang yung vice president ngayon? Kasalanan ba namin kung lutang yung vice president nyo? Hindi niya naisip eh. Paano magiging kasalanan ni Sara Duterte na hindi niya naisip yung dating vice president na magkaroon ng confidential fund? Meron daw siyang 150 million na confidential fund. Samantalang malaki ang kakulangan ng classroom, di ba? 159,000. Confidential and intelligence fund. Ano daw connection nun? Dapat daw unahin daw yung problema sa classroom. Wala naman pong problema dun eh. Wala naman pong ibang solusyon ng problema sa classroom kundi budgetan. Ngayon, ang tunenta ko yan, sariling kwenta ko lang dahil hindi nyo na itatanong, may pagkahenyo ko. Bukod sa magandang lalaki. Yan. Lupit talaga ni Sir Manu. Pagkahingyo pa ako sa mga matematika. Kinuwenta ko yan eh. More or less 480 billion. Wala ko, ano? O, tsaka ito mo naman. Katatanong, hindi mo pa tinatanong, natotal ko na eh. Henyo ka talaga, Sir Manu. 480 billion.
ang gagastusin para dyan sa... Para dyan, saan tayo kukuha ng pera na yun? Di ba? Eh, 150 million lang yung inaangal nila na may confidential fund. Gawin mo mang classroom mo yun, kulang pa rin ang classroom. Ang kinakailangan, pag binigay mo naman lahat ng budget sa DepEd para mawalan ng suliranin sa classroom, paano ibang ahensya? Alam nyo ba na yung classroom problem na yan, kung gagastusin mo lang sa classroom, marami pa rin kakibat na problema yan. Halimbawa, dito sa Metro Manila, lahat ng Metro Manila mayors mayayaman. Kaya nila mag-donate ng mga gusali. Di ba? Bakit hindi sila nagdo-donate sa DepEd ng gusali? Sa tingin nyo? Bakit nga ba, sir? Walang mapagtayuan. Ayun. Puno na yun. So, poproblemahin mo na naman lupa sa Metro Manila. Yung mga eskwelahan natin, wala na. Noon araw kami nag-aaral, may mga quadrangle pa. Nakakatakbo pa yung mga bata. Ngayon puta, lahat classroom na. Saan pa itatayo? Kahit mayaman ang Makati, kahit mayaman ang Taguig, mayaman ang Quezon City, gusto man nilang tulungan yung DepEd, magbibigay sila ng classroom. Saan itatayo? Kaya yung dito sa... Kaya patong-patong na problema yan. Hindi yan simple. Gusto kasi ng mga dilawan kakamping, pasimplihin natin yan. Isisilat kay Sara Duterte. Eh, nung araw pa kulang ng classroom natin. Lupa na talaga ang problema natin. Hindi naman, halo-halo yan. Kaya nga may principal, kaya nga may DepEd secretary. Nakakapag-aral naman yung mga bata. Ang kinakailangan natin, yung iba pang project may patupad. No, hindi lahat dalin sa DepEd. Oh, yun po yun. Ayun, sana. Tatanong nyo naman, para sa inyo confidential fund. Paulit-ulit na dyan, di ba? Para hindi makapag-recruit yung mga NPA. Para hindi maging addict yung mga estudyante natin. May nagsabing pilosopong mga kakamping. Ano sabi nila? Bakit? Bakit mamanmanan daw ni Sara Duterte yung 8 taong gulang hanggang 18? Kasi yan yung ano natin, di ba? 6 years old na bata hanggang 18, yung high school, senior high school. Bakit daw yan ang mamanmanan sa droga? Hindi po yan ang mamanmanan sa droga. Yung nagbebenta doon sa mga estudyante na yun. Di ba? Kung wala kang confidential fund at intelligence fund, sino magmamanman doon? Teacher? Ang sagot lang ng teacher yung estudyante sa loob eh. Yes, sir. Paano pag lumabas yung estudyante? Sa tingin nyo ba sa loob ng classroom na nagaganap yung bentahan? Yun po yun. Kaya kinakailangan pong gasto sa inyan. So, ayan po yung pahayag ni Sir Badong. Maraming salamat ha, kung na-appreciate nyo ang aking pagiging henyo. Sample lang yan.